Guys, welcome sa bagong episode ng Aging Glacier Views. So, nandito tayo ngayon sa Rizaleño Firing Range sa Tanay Rizal. Kasama natin si Frank Castle at andito si Boss Madam Lexi. At ire-review natin ngayon ang Ursulo na Classic Inspired Knife. Tara! Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Papakabait na ako. We're here today sa Rizaleño Firing Range and nandito si ninong ko, si Frank Castle, and hihingi tayo ng tour dito sa firing range na to. Tara! Okay, magandang araw sa inyong lahat. I am Frank Castle and welcome to Rizaleño Firing Range. This range is situated in Sitio Lubigan in Barangay Plaza Aldea, Tanay Rizal. This is owned and operated by retired PNP Major Desuyo, Rolly Desuyo, who is a former chief of Teresa, Pililla, and some towns in Cavite. So, hihingi tayo ng permiso para makapag-tour dito sa kanilang range. Tara, pasok tayo. Hi, good morning, sir. Good morning. Sir, mag-tour po tayo dito sa range nyo. Okay, thank you. So, ilan po ngayon ang shooting base natin? Ah, lima ang ating bay sa ngayon. Yan, lima. Tapos ito yung mga base na, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dito sa shooting range ni Sir Desuyo sa Rizaleño, pwede kang bumili ng bala. May mga available na reload at saka full metal jackets dito. You can also rent firearms kung wala kayo. Meron tayong mga licensed firearms for rent. So, 9mm ba, sir? Anong mga caliber? Caliber 40 and caliber 45. Ayun, 9mm, caliber 40, caliber 45. So, ito yung mga base. Ayan. Ah, ito yung opisina ni sir. Opisina ni sir. Tapos ayun, yung sitaan mo ba? May CR sila dito.
So ito yung mga shooting base. Siya nga pala, nakahanda yung base natin kasi meron kaming club shoot. Meron kaming club shoot. Kailan yan, Ninong? December 12. December 12. Merong club shoot sa this coming December 12. So ito yung mga base. Hindi pa na i-set up yung ibang shooting stages. So hanggang dyan, hanggang doon. Base siya. Ayun, CR ng lalaki. Nandun. Okay. Nandun yung CR ng lalaki. Can shoot your legal safely. Tuturuan kayo dito. So may available pong instructors. In case, sambawa, baguhan kami or gusto naming matuto, meron pong available na instructor. Meron. So, ako, okay. Sir, we are willing to teach yes, yung mga bagong bagong may-ari ng partner. Tapos, sa amin, it doesn't matter if you own a firearm or not. As long as you are interested to learn, pwede kang pumunta rito. Meron kaming pwedeng iparenta na baril para maturuan gumamit ng baril safely. Bago muna, tayo muna tayo. Pagbunot mo. Ito po, nasa standing kneeling prone, standing sitting. So, pagbunot mo, magkakasaka. Tapos ito. Boom! Dapat malapit ka na din eh. Mare, laging nandun. Kahit dumapa ka. Oo, ganun pa rin. Bumbalik ka rin mo yung ano mo. Cup mo, hindi mo pala makikita. Bumbalik ka rin mo pa. Dala ako mag-cup kaya. Hindi mo siya makikita. Boom! Supo. Boom! Tapos nag-ibigamit ko. Boom! Tayo. Boom! Boom! Ganun ang pakadali. Ngayon, ang ikagaganda niyan, yung dire-diretso. Tapos yung laging yung nakaganon. Laging nakaganon. Kaya papraktusin natin yung ilang beses para magigang, bago mo tutukan, para magigang comfortable sa dalawa. Okay? Ano yung nagagawa? Ano yung para sumagat yan. Tapos agad mo sa yan. Bago yung diretso. Tapos forward, huwag ganun. Ganun. Yan. Sige, ganun. Pinunta ka muna sa. Kalagay. Sige, kalagay. Tuloy na yun. Sige, yun na yun. Boom. Tapos ka pa. So, yun guys. Tinuturuan si Lexi ng mga galaw ni Frank Castle. So, meron tayong professional na instructor para dito sa vlog na ito. Go, boss, madam. So, yun. Magandang part ng EDC. Itong Ursula knife. Okay, so ito na po ang ating Ursula knife. So, Ursula knives, they are based in Cebu. It is owned by Sir Don Don Dimpas. So, si Sir Don Don Dimpas po is actually a friend of ours. We met him sa isang auction ng traditional blades. So, according to Sir Don Don, bladesmithing to him is still a hobby. So, kung mapapansin nyo, if you ever been to his page, hindi siya tumatanggap ng commission builds. That is because building knives is his hobby, no? And if he thinks the blade is good enough for selling, that's when he's going to sell it. So, si Sir Don Don Dimpas po, when you want a knife from him sa Ursula Knives, you need to be on his page. I mean, you need to like, you need to follow it. Kasi, lagi kami nag-uunahan sa Ursula Knives. So, the chance to have an Ursula knife is very slim. Kasi, yun nga, unang-una, limited stocks. Hobby lang ni Sir Don Don Dimpas ang paggawa. So, sa free time lang siya nagawa, hindi siya full-time smith.
Matching burles burle. Kitna ano? Nice. Itong knife po na ito ay inspired to look retro. So that's why andyan yung ginamit natin yung ano, yung build ko din na motor. Kasi ako naman mahilig ako sa motor. And itong motor na to hiniram ko sa bayaw ko. Sabi na ayusin namin for the purpose of this vlog. So ayun, let's go back to the knife. So makikita nyo, the steel used in the knife is SUP9. So same steel siya sa mga mulye, no? Pero this one, this particular piece, galing po siya sa stock na plates or yung billet. SUP9 is very high carbon na steel. So very easy to ano, work with. Ayun. So the scales, you can see, I think this is amboy na. So amboy na is nara yung burls niya. Please correct me if I'm wrong na lang. And dito sa may pinakang bolster, tama ba? Sa bolster is yung bone ang ginamit. So kung mapapansin nyo, meron din siyang liner na ginamit. This is, I think, parang ano eh, fiberglass, I guess, or some kind of plastic, industrial plastic siguro. So yan, very beautiful. So it's covered naman, yung pinakang ano niya, holster is made of kydex. So nung nakita ko talaga to first time, gusto ko na talaga siya agad, because I really like tan, yung brown color ng mga bagay-bagay. So I asked Sir Don Don na lagyan na rin ng belt loop. So kydex din ang ginamit. So dito nakashoot. Then lalagyan ng, pinalagyan ko rin ng parang pinakang lock niya. Kasi I'm thinking of using this sa scary, no, pang farm. Actually this build is, can be used, it can be used on ano, bushcrafting, camping. So a very useful knife. As you can see, I use this blade sa pagbaton. So check natin kung anong itsura. Syempre hindi natin madadamage to, no, sa proper way of using yung batoning. So yun. So I would like to extend my big thanks to Sir Don Don Dimpas for giving us the chance to have one of these builds. Kasi talagang napakabihira po makakuha ng builds from Sir Don Don Dimpas. Also, I would like to thank Frank Castle for bringing us sa Rizaleño firing range, kay Chief De Suyo. Chief, thank you very much. Please, ano, kung interested po kayo sa guns, you can visit dito sa Sitio Lubigan, Plaza Aldea, Tanay, Rizal. So yun, as always, thank you for watching, guys. Please share, like, and subscribe. And see you soon on my next episodes. Bye-bye! Shooter, make ready. Okay. Shooter, are you ready? Okay. Check magazine. Okay, yep.
shooter, clear your gun. Okay, range clear. Checking targets. Okay, good. Pasok lahat. Okay. Frank Castle in the house. Nagkuha.